Magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman po ako si Jeff at welcome sa Pobreng Magsasaka. Shoutout nga pala sa ating kaibigan dyan na si Sir Donald De Leon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood sa ating channel, Pobreng Magsasaka. At itong topic natin ngayon ay para sa iyo, Sir Donald. Matutuwa ka rito. Kasi ang topic natin ngayon ay kung paano magtanim ng isang halaman na kalimitan ay nakikita sa mga inuman. Kung meron na kayong idea, ang halaman ito ay ito yung tinatawag nating mani o peanuts. Pag-uusapan natin ito, paano mag-germinate dito, paano magtanim nito, paano muaalagaan pag ito yung update natin pagdating na sa pamumulaklak at hanggang sa pag-harvest nito. Tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang lahat ng bagay pagdating sa pagtatanim at pag-aalaga ng mani. Okay, unahin natin sa ano ba yung mani? Maraming nalilito kung ano ba yung mani. Kasi sa pangalan pa lang, peanuts. Pero hindi naman nuts ang mani. Parang kagaya ba sa coconut? Ang niyog, coconut, ay hindi naman nut. Kundi ito'y miyembro ng palm family. Ang peanuts naman ay hindi rin nuts. Ito ay miyembro, ito yung bahagi ng pamilya o grupo ng legumes. Magtataka, bakit peanuts pero hindi naman nuts? Kasi ito yung nakasanayan na pangalan nito at yung buto na to kapag ito yung niluto mo, di ba yung mani, parang nuts na rin siya. Pero hindi talaga siya nuts. Okay. Sunod, yung mani ay may kakaibang characteristics. Bukod sa ito hindi nuts, ito'y namumulaklak sa ibabaw ng lupa. Parang pangkaraniwang mga halaman. Pero na pollinate na ito, may nakita ba kayong bunga ng mani na nasa ibabaw ng lupa? Yun yung kakaiba sa mani. Kasi kapag ito'y na-pollinate na, yung tangkay ng kanyang bulaklak ay humahaba ng humahaba hanggat ito'y umabot sa lupa at sa ilalim ito mabubuo. Doon magkakaroon ng mga pods na makikita nyo. Yun yung mani. Iba, may medyo interesting itong mani kasi kakaiba. Yung iba pag namulaklak, ang bunga niya ay nasa taas din. Pero ang mani kapag namulaklak, ang bunga niya ay nasa ilalim ng lupa. At tara, simulan natin para yung paano ba yung proseso ng pagtatanim nito at pagpapatubo nito. Samahan nyo ako at ituro natin at may guide natin sa inyo kung ano yung mga dapat gawin at ano yung mga kailangan. Sa pagtatanim ng mani, ang unang-unang kailangan natin ay itong mismong buto ng mani. Dapat magulang na para ito'y mag-germinate talaga. At ito'y na pre-germinate na natin. Ito'y nag-germinate 3 or 4 days simula nung binabad natin to. Para mas mabilis ang pag-germinate ng buto ng mani, kailangan mo siyang ibabad muna sa tubig ng 24 hours. Isang buong araw mong ibababad yan. Pagkatapos nun, takpan mo ng kokopit o ng lupa para tumubo. Ito, may mga tumubo na siya. At dahil tumubo na ng ganyan yan at hindi naman yan, hindi yan lalaki dito, ililipat natin. Yun yung pangalawang stage na paggagawa natin, paglilipat. At ano ba yung ibang kailangan natin? Siyempre, itong ating kokopit, itong ating mga
styro cup, yung double cup method na ginagawa natin, kailangan din natin ng tubig. At syempre, hindi mawawala ang ating reliable na mahiwagang stick. Ito yung gagamitin natin. Okay. Simulan natin kung paano yung pagtatanim at paglilipat nito. Dahil naka-pre-germinate na tayo ng buto ng mani, ang gagawin natin ngayon ay ililipat natin to sa ating lagayan. Ito yung double cup. Ngayon sa paglilipat, unang-unang gagawin natin ay lagi nating binabasa ng tubig itong ating cocoa pit. Ang unang-una nating gagawin dito ay maglalagay tayo rito ng cocoa pit sa may styro. Kapag nalagyan na natin lahat ng double cup, ang susunod na gagawin natin ay kukuha tayo ng ating mahiwagang stick at magbubutas tayo rito ng pagtataniman natin ng ating mani o peanut. At pagkatapos nating mabutasan lahat yan, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng ito. Ito yung mani. At ilalagay natin dito. Maganda kung tanggalin natin itong parang balat niya. Tatakpan natin. Yan na po, tapos na natin. Ang gagawin natin dito ay aantayin na lang natin na ito'y lumaki at wala na siyang... At yan na po, tapos na tayo sa paglilipat ng pina-germinate natin na buto ng mani. Nailipat na natin to sa ating double cup. Ang aantay na lang natin ay ma-establish yung kanyang dahon para magkaroon na para malagyan na natin to ng nutrient solution para sa hydroponic. At pagkatapos ng 2 linggo na pagtatanim natin sa hydroponic, parang yung ginawa natin sa mais. Pagkatapos ng 2 linggo ay inilipat natin sa lupa. Ganun yung gagawin natin. At paglipat natin to sa lupa, bago ilipat yun, magkakaroon tayo ng update sa inyo. Papakita natin at papakita rin natin yung actual na pagtatanim natin sa lupa. At maghahanap tayo ng lupa dito na buwagag. Kasi yun yung pinakamagandang pagtataniman, yung sandy loam, sandy clay. Basta yung medyo, medyo buwaghag at medyo malambot. Yun yung hahanapin natin na lupa na pagtataniman natin ito. Medyo marami-rami to, halos 40 to. Meron pa tayong hindi nalilipat doon kasi nagkulang na tayo ng paglalagyan. Pero ililipat natin ngayon uli. Kung sa tingin ninyo na ang ating discussion ngayon ay informative, huwag nyo kalimutang i-hit yung ating like button at mag-subscribe sa ating channel at hit mo rin yung bell para patuloy kayong magkaroon ng makapanood ng updates tungkol sa ating mga video at makapanood kayo ng mga topic hindi lamang sa hydroponics kundi pati sa container gardening, organic gardening, organic farming, permaculture, at sa iba't ibang topic na related sa pagtatanim at pagsasaka. At lagi nating tandaan, sa pobreng magsasaka, ang agrikultura at ang pangangalaga sa kalikasan ay dapat magkasama. Muli, ako po si Jeff at maraming salamat sa panonood at welcome sa Pobreng Magsasaka.